part 2 ng Quincy Crew versus Team Master. Kasama ko na iba kundi si Kayu. Oo. Eto na tayo sa ating second series, Shola. At again, we've seen this couple of times itong mga heroes na to. And Quincy Crew with the Void Spirit and Death Prophet. And again, Aster picked the same thing from the last game, Phoenix and the Mars. So kaya this time, wala na tayo magagawa niyan. Oo, ibaban out kaya ng Aster yung Warlock. Boset na boset sila sa teamfight because of the Warlock eh. Yun na nga din. Pero tingnan natin kung magtutuloy-tuloy pa rin. Pero so far, uy, ano palang balita kanina sa Neon Esports? Makibalita muna tayo sa Neon Esports. Naka-isa daw sa Alliance. Ay! Naku, tingin mo ba matutuloy pa yan? Pag na 2-0, magandang balita yan ng... Kaya nila ba matu-zero yan? Oo! Kaya yan ng Neon. Pakakapasok yan sa playoffs kahit lower bracket, okay na yan. Oo, makaasi lang, no? Pero lamang na lamang ba sila dun kanina? Hindi ko din napanood eh, kasi nagkakas din tayo during that time. Pero it's a good news for all the Filipinos out there. At least buhay pa ang Neon Esports. At of course, sa Alliance, sa mga fan naman ng Alliance yan, kailangan nilang bumawi. San ko yan? Pero ito na muna tayo, same lineup guys. Ang ipipick dito ng Aster at Quincy Crew, wala nang patumpik-tumpik pa. Eh wala eh, nanalo. Bakit naman hindi ulit gagawin ulit yung ganong lineup? Oo, tsaka ni this time Aster dito natuto na sila, they banned out etong si Warlock. Kasi kanina din talaga, para sa akin, si Warlock talaga yung nagpapaboset sa teamfight ng Aster. Imagine mo yun, after mag-arena, pag binagsakan ka ng Chaotic Offering, wala na. Parang wasak na yung combo nila eh. Tsaka di ko no, makapre-hit ng maayos si TV. Nahirapan din talaga siya sa laning phase. Kung tutusin, wala. Sobrang hirap ng ano nila. Ng... pinahirapan sila ng laning phase dito ng Warlock. Di din talaga makakalapit eh, no? Pwede ito ulit mag-raking yung Quincy Crew eh. Kasi yun na nga, still, skill independent pala yung heroes ng Team Master. So, raking would still be nice to pick as a carry by Quincy Crew since wala na Juggernaut, wala na din MK. Ursa, pwede din. Isa sa mga great counter kay Mars together with the Phoenix Egg, mabilis bumasag. Pero Aster, nagpick na sila dito na Nyx Assassin. Ito, may maganda na silang hero ngayon na may pang-control kanina kasi wala silang pang-disable, pang-huli sa Void Spirit and that Prophet, no? So ito yung magiging kahit na mag-exo, may pang-sagot sila na pang-hold sa Death Prophet and Void Spirit. And magandang combo yan. Nyx Assassin 5. Possible. Pero pangular pick ng Quincy Crew. Oh. Game mo ba ito 2-0 malinis o 1-1? Wait lang. Tingnan natin. Uy, eto medyo kakaiba na to. Galit na. Pang ano na to eh? Pang diinan na. Templar Assassin up against Void Spirit. Kung formal lang yung pag-uusapan, I would go for Templar Assassin talaga. And siguro sa teamfight, nandun pa rin yung teamfight potential ng Team Aster with the Mars and Phoenix combo. Pero maganda din yung heroes din ng Quincy Crew eh. Pangulier, kung wala kang BKB, sabog ka talaga sa teamfight dahil gugulungan at gugulungan ka lang ng Pangulier niya. Especially kapag maaga niya nakuha yung kanyang Blink Dagger to be able to control nang maayos yung gulong ng Pangolier. Ang bagal lang talaga ng team fight talaga dito ng ano ng Aster, no? Sobrang hindi ganoon ka effective pag dalawa yung farmer nila, pero Beastmaster pick. So ito na Quincy Crew. Beastmaster. Quincy Crew. Maririnig pa lang ang ano. Alam mo na kung ano yung ipipick. At saka mabilisan lang din yung gusto ng Quincy Crew dito. Beastmaster at Death Prophet. So gusto nila, bago pa mag-online yung Templar Assassin, nakakuha na sila ng maraming objective. Yun nga. By yun. Having pero, this Beastmaster and DP. Yes. So far, maganda ang hero din dito ng Quincy Crew. Kulang na lang sila ng hard carry din. Ay, hindi. Death Prophet 5 yata. I-adjust sila. DP 5 and then kuha sila ng position 1.
Pero uy, Venom, Monster, ang binan dito ng Team Master. Good thing kasi isa to sa mga ka-counter talaga kay Templar Assassin sa middle lane. So ayaw nilang, ayaw ng Team Master na maboset. Maboset yung kanilang middle lane. At tingin ko, ano din to, magandang synergy kasi yung Venomancer sa Beastmaster and Death Prophet. Sobrang bilis sila makapag-push. And walang magagawa nga yung Aster dito kapag mag, ano nila, mag, sila yung magpupush. Grabe yung depensa naman na Quincy Crew, diba? Mm-mm. Pero Quincy Crew, ano kaya yung ipipick nila dito as a carry? Tingin mo? Feeling ko yung mga hero talaga na early mag-online eh, na position 1. Or maybe na silang position 1 DP ba sila? Pero feeling ko position 5 na to eh. Iniisip ko nga, hindi, ban pala yung Juggernaut. Oo, nakaban out na yung dalawang counter kay Templar Assassin just to be safe lang by Team Aster. Mm-hmm. Quincy Crew, ano kaya ang kanilang ipipick up against Templar? Pero feeling ko Void Spirit na to eh, Void Spirit. Mid? Oo, mid or di kaya... Hindi, mid na to. Void Spirit, carry yung kulang ng Quincy Crew. Quincy Crew, what's up? At ano ang kanilang plano? Phantom Lancer. Wow. Wow. Sakto lang. Wala masyado talagang pang-clear out yung Team Aster dito ng Illusion si PL. Saka ano, ang gagalaw kasi ng Aster, di ba farman lang? Eh di farm game lang din ng Quincy Crew dito. And kita mo naman nakakapag-farm yung Quincy Crew and wala silang sagot para sa PL pagdating ng late game. Lalo na yung gantong lineup nila, matagal makapag-snowball itong Aster eh. Hindi ganun kaaga makakapag-push. And PL, yayariin sila sa late game na ito. Tingin ko, 2-0 malinis para sa Quincy Crew. Uy! Na, wala pang lang. Wala pang lang. Ganda yun. Master ha, pero 2-0 na. 2-0 prediction yan. Ate ko, Shola. Predict natin ang ganda nung last pick nila dito. Anong pang-ubo sila sa PL? Templar? Templar versus si Templar, PL. Eh. Pagdating ng late game, PL pa rin eh. Mars... Nix asas. Wala talaga silang pampatay sa PL. Mamaya. Pag nakapag-farm ha. Kasi kung sasabayan na naman ng Team Aster sa farming game yan, Quincy Crew. Pabor sa Quincy Crew yan. Alchemist! Ayan! Nagalit! Ito na! Nag-alchemist! Nagwala na si Monet! Sinabayan din nila ng early game. Kung may ano kayo, pang late game bala kayo. Bala sila dyan. Hindi ako mabibet dyan. Pero eto ha. Dalawang ano to. Dalawang greedy na farmer, Templar Assassin, tsaka Alchemist. So, mag-aagawan talaga to sa jungle. So, kailangan talaga ng Team Aster mamili kung sino ang kanilang priority. Is it gonna be the Alchemist or is it gonna be the Templar Assassin? Dalawa sila eh. Dalawa or maybe maghati na lang sila. Templar Assassin sa may Ancient. Si Alchemist naman dun sa, ano, sa jungle na maliliit. So... Diba, it's either way, depende na yun sa discard ng Team Aster dito, but tingin mo, nagbago ba yung prediction mo dito sa Alchemist yung pinick out ng Team Aster? Alchemist, ano? Meron naman sila, hindi, tingin ko, Quincy Crew pa rin. Quincy Crew pa rin. Quincy Crew pa rin tayo. Ayan, Quincy Crew, kaya ba nilang mat-2-0 malinis up against Team Aster to stay on top of the seed na group stage natin. Take note guys, this is the last day ng group stage and tomorrow it's gonna be the playoffs at makikita na na... Bukas ba? Last day na ata eh, take 2 days lang. Oo, pero hindi, ngayon... Okay, upper brackets. Direct na naman. Just playoffs the red right you na. Yes, at excited na tayo makita yung Team Secret dyan, Fnatic, Invictus Gaming. Ang daming magagandang teams din talaga sa playoffs na hindi natin nakikita. And EG at saka Virtus Pro. Yan talaga yung mga excited ako makita na makalaban ng mga teams natin ngayon. But bago tayo mag-umpisa, pakilala muna natin yung teams natin. Maring Shola. Okay. Ayan, nawala ako sa lobby. Niluwa ako. Yep. Ayaw sa akin. Aha, ayaw sa'yo. Kaya pala, niluwa ka, bes. Mm. Pero okay lang. Pwede mo namang balikan. At yun na nga. Quincy Crew? Bumabalik ka tayo. Niluwa ka na? Babalikan mo pa? Huwag na.
Para kumain ng tae. Ay! Nakatry ka na? Hindi pa nga eh. Ay, parang lang. Pa. Pero tinan natin. Lanem? Uy, teka lang ha. Pinapatay si Lanem. Okay, wala naman. Pero pakilala muna natin for the side of Queen's Crew. YS, we the PL, Queen, Void Spirit, Laszlo, Beastmaster, Pulosan, Pagalier, and LOA para sa kanyang DP5. Sasay naman dito ng Astro, Alchemist, Simone, Marcy, XXS, Nix Assassin, Lanem, Phoenix ni Matt, at Templar Assassin ni White Album. Laning phase dito, bottom lane na kaya nila na mapahirapan muna yung PL. Pero tingin ko, uy, nakuha pa ni ano yun? Ni Lanem, napakahusay nga yun, no? Pero kailangan kasi... Hindi nakita ng cameraman natin? Oh, guys, and speaking of First Blood, alam niyo na kung saan magbet, PNX bet po. Gamitin ang aming code, LuponWXC. At kung meron kayong mga katanungan, mag-PM lang kayo sa Kuya Nick's page. At, ayan, Quincy Crew ang nakakuha. Gamitin ang aming code, LuponWXC. Pero kung bibili kayo ng voucher, guys, LuponWXC PNX bet voucher. Tama ba? Ang ano natin. Ay, tatrialin nila. Yung gusto, PL? Gusto nila pahirapan si PL sa lane. Oo, gusto nila talaga na ano, na hindi makapag-farm to si PL, or talagang intro lang muna, then TP na lang din sa may taas dito. Etong si Phoenix, kasi, ay hindi, talagang tri-lane nga, tri-lane. Kasi Mars yun eh. Siguro kailangan pumunta na rin dito ni Pangolier, kasi kaya naman makapag-solo ng Beastmaster doon. Kayang-kaya na nila yan, one-on-one, pero Poloso naman tamang pa-level at tamang hatak lang ng creeps. So siguro kapag nag-level 2 si Poloso, he will join the fight dito sa bottom lane kung hirap na talaga yung isang PL up against 3 heroes ng Team Aster. Pero this is good thing pa rin kay YS, nakakalasit pa rin siya kahit he's up against 3 heroes. Yes, at ano pa rin naman dito. May doppelganger naman din kasi siya. Kung sakalin na i-go siya, pwede niya ma-dodge anytime. At hindi siya basta-basta mapapasok kasi may death prophet. Ito kung ginagawa ng kakat na lang. Masyadong malalim na yung ginagawa ni Les lang, ah. Void Spirit, Templar Assassin, siya lamang. Tino mo, pumapalag pa rin sila sa baba, no? Oo, oh, pumapalag pa rin. Pangalawang manok na naman. Uy, sarap niyan para sa pero ito si Poloson, level 2 na siya. Yun lang talaga, nagpa-level 2 lang siya. Uy! Munay na, disarm ka. So masyadong malalim at saka walang mana. Ito si PL para mag-follow up sa swashbuckle ni Poloson. Tingnan natin dito dahil one more stun. Double stun na naman ang binigay. Wala na yung stun. Grabe swerte yung Poloson sa ano, no? Lucky shot. Hmm, swerte. Parating nagpo-proc. Pero pag ako gumagamit, ayaw mag-proc na. Totoo. Oh, you know? Mag-proc lang pag ano, pag ano, nag-swashbuckle. Pero pag normal-normal, ayaw. Mm-mm. Pero, oy, Queen? Ay, wala naman. Aka, oy. One-on-one hello, dito, one may on swashbuckle pala. Lanem, delikado, nag-proc na naman. Minus armor plus the slow from the Orb of Venom. Pero Lanem, meron naman siyang windlace. So, he's gonna be okay at makakaalis siya. Napagtanggo na rin siya dun eh. Mm-mm. Uy, lumipat na si Monet. Sabi niya, wrong idea to. Wrong idea yung tri-lane. Hindi ako makapag-farm. Masyado kayong aggressive. Yun nangyari na, no? Sila yung lumin doon. Sila yung gustong lumin dito sa may bottom lane. Sila pa yung nag-adjust ulit. So, pabor pa rin para sa side ng PL yun. Kasi mapapabayaan na siya sa baba. And also, bottom lane, patay na naman. Itong si Phoenix. Are you mad, bro? Grabe itong si, ano, Death Prophet. Nang susolo kill ng position 4 ng Team Aster. Ganun kalakas yung isang Death Prophet. Kaya nga, itong hero to, kapag na-open, pinag-aagawan talaga. So, expected ko na na ano? A long play of makapipik yan. Sa kahit position 5 lang siya, sulit.
Diba? Sulit na sulit. Tingnan mo. Oh, position 5 na gumagak. Patay ka niya. White Album. Oo, oh, kahit walang stun, nandun. Yung damage ng Team Quincy Crew. 3-0 malinis. Quincy Crew ang score. At meron pa double damage si Queen. So, ang gandang rotation din na ginawa doon ni LOA. Niisip ko mamaya dito eh. Kung makakapag-farm yung dalawang core ng Aster. Tingin ko masyadong greedy na rin kasi pwedeng gawin ng Quincy Crew din is maaga sila na makapag-push ng tower. So di ko rin masabi pero Quincy Crew lalamang pa rin talaga siya dahil all-in lang sa PL eh. Ito nagahasapawan yung dalawa eh, no? Uy, nakuha pa ni LOA, swerte. At Aster, medyo mukhang mali ata yung decision making nila na i-try lane yung Alchemist ha? Sa bottom lane, sila pa, sila rin sa huli yung nag-adjust eh. Parang, uy, this is bad idea. Oo, sila pa yung naboset sa ginawa nila dahil kayang-kayang lane na ng Quincy Crew yung try lane nila. Imagine, PL lang at saka DP, kayang-kaya nilang lane na up against the 3 Heroes of Aster. Doon pa lang alam mo na nalugi na yung lane nila eh. Pero ito, speaking of nang bubuli si Queen, pinatay si Mad. And Lanem, oy, are you mad, bro? Are you mad, bro? Ayan, pero shoutout kila Boss Gary Boy na nanonood sa ating live stream, ha? Ay, Gary Boy, ha? Nanonood siya. Thank you, ayan. Thank you, guys. Kahit na maganda rin yung bakbakan sa kabila, na susubaybayan nyo pa rin dito. Ito, naka-3 tabs yan, versus... naka-3 tabs. Oh, ganyan yan ka, ano, supportive si Boss Gary Boy. Ayan, ngayon ko lang kasi napansin yung comment section. Sobrang aga kasi, guys, ng cast natin, no? Pikit mata pa yung mga ate girls nyo. Kaya, yes. Pero maganda naman kasi na parang magiging morning person na tayo, mga sir. Totoo. Ayan. Morning person na. At saka abangan natin yung playoffs talaga. Sobrang excited na ako to see who's bukas gonna win. Bukas na yun? Yes, so bukas may na. May panel na tayo doon. Oo, at saka yung panel natin doon sila Casey eh. Casey, oo, malupit, Aki. At ewan ko, meron pa yata isa si JB or si Diane. Pero XSS delikado dito sa bottom lane. One more right click. Pero uy, XSS nakabuto pa ng spear. But the kill would go sa carry ng Quincy Crew. So I think it's fine. Pero top lane dito ha. At least hindi pa na push dito ng Quincy Crew. Kasi usually diba pag level 6 na yan, magiging dead lane na yan para sa Beastmaster. Kasi kaya na nila patayin. Pero Templar Assassin naman dito sa gitna, lumipat na sa may neutral kasi nahihirapan siya. Ang taas na nung farm din dito ng Void Spirit kasi ilang beses siya gumank. Uy, nambobosit pa dito itong si Polos sa pagpo-farm. Uy, grabe naman yun. Uy, tila si Polos. Oh, nandito na yung apat na heroes ng Team Aster White Album. Anong gagawin mo? Ang bilis ng reaction ng Quincy Crew. Damay pa yung career. And this is pretty bad, Team Aster. Ito yung problema kapag sobrang greedy ng lineup yung dalawa ko yung nagpa-farm. Walang nagbibigay ng space. Mare. Hindi pa ano, hindi pa sila nakapag, hindi pa maganda yung laning nila, gitna and ano no, bottom kanina. Uy, Neko na to. Pwede nila roar yan. Roar! At yun nga na, sigawan, nagprock pa yung disarm, yung lock shot. At minus armor yun para kay Alchemist and basagi na nila yan. Hero malinis nga to, maring Shola. Oo, mahirap din kasi talaga na lumaban eh. At Alchemist, kung aasahan natin niya mamaya late game pwede. Pero kailangan, parang ma-utilize na Quincy Crew yung kalamangan nila ngayong wala pang mga item dito itong si Alke. Tsaka kung late game din, may pansabay sila itong si PL going for Diffusal Blade na rin, ang yaman. Malapit na? Oo. Uy, nako. Pag ito, nakapag-Diffusal Blade to. Sasama na to ata. Bakbaka na, suntukan na kagad. Bakit hindi? Kasi usually, si PL, kapag nagpa-first item ng Diffusal Blade, balak niyang lumaban. Kasi syempre, pang-aggressive yung Diffusal Blade na item eh. Oo. Ay, nako. Are you mad, bro? Are you mad, bro?
Tell me bro, Ariman. Pero si ano ah, nagbibigay na naman ng space dito pero Spirit Siphon. Pero sapat nga ba yung damage dyan ng Team Aster? Yes, indeed. And that would be the first kill na makukuha ng Team Aster up against so Quincy Crew. Pero tingnan natin dito dahil patay etong si LOA. Mid lane pwede nila i-pressure and top para tower and pwede na mag-rotate. Sako yan eh, pagkabasag nila dito. Mag-necro, ay farm lang ng konti sa mid jungle and kaya na makapag-rotate ulit dito ni Beastmaster. Yung kung necro to na siya, papurating na sa courier eh. And then pwede silang mag-take ng tower sa gitna. Dahil konting levels na lang magkakaroon na ng exo etong si Deathlock. Eto na, malapit na si kuya mong Yawar sa kanyang YS sa kanyang diffusal. Diffusal na ata eh! 10 minutes? Oo, diffusal na. Naku, hindi, pwede wala. Lumaban. Oo, diffusal na, diffusal na. Pwede yung mag-depensa yung Quincy Crew dito sa bottom lane. Poloso, naka-ready na, nagpapa-level 6 lang. At pwede niyang gulungan. Magkakalapit lang, oh. I think si Queen, kapag nabasag niya yung middle lane, TTP yan sa bottom lane. Ata, yun na nga. Eto na, gulong-gulong. At yun na nga, tinamaan dito yung tatlong heroes na ang team. Aster, nandito natin si Queen. Bursting down, XSS, and eto, si White Album. Meron po tayo team. Out, yep, at wala nang pa-cancel doon yung side ng Queen si Crew. But they do get the Mars, which is okay. But they are unable to defend their bottom lane tower. Yes, at ito, pwede silang mag-connect agad dito sa may middle lane at may hirapan na nakapagilan dito ng Quincy Crew. Uy, nagulat naman ako sa roar mo dyan. Kala ko manalaro na talaga eh. Akala ko sisigawan niya, kaso nga lang na naisip niya siguro ay may chemical range. Hindi ko pa kaya, level 1 lang yung neck ko. No, kala ko talagang ano eh. Akala ko din i-roar eh. Ala! Tinalo yung ano, patay yan. Guys! Kaibigan mo, Nay! Nasa masama yan na. Pero eto na, yung arena plus the roar on XSS. Pero Supernova will pop onto the head of Leslau and double kill para kay White Album. They are on the chase on Queen. Pero Queen dito, masyadong makunat yan at saka marami yung skills para makatakas. Yes, pero tingnan natin. Roar. Napa-roar na. Natawa ako. Napa-roar na lang eh. Pero tingnan natin na so far kahit na ano, napapatay pa rin nila yung Beastmaster pero sobrang yaman ng Void Spirit dito. At tatlo sa side ng Quincy Crew of Regeneration. Kaswerte. Kwerte. Wala nang uwian. Oh, Battle Fury. Pag ganito yung nakukuha mong rune, hindi ka na uuwi. So meaning to say, kapag hindi ka umuuwi ka sa ng base, hindi ka makakamit out ng maraming ano experience. Yan yung gusto ko eh kapag ano, nag-dodota ko. Yung hindi talaga ako umuuwi sa base. Kasi meaning, kapag hindi ka napapauwi ng kalaban mo, mataas talaga yung magiging level mo. Pero galit na galit naman to si Queen kay Mad. Para patay na naman. At patay na naman si Mad, mga besi, at mukhang magpupush siya yung Queen si Crew dito sa top lane ng side ng Master of the White Album mo. Dedepensa pa, pero eto na ginamitan na ng Mumu si XXS. XXS kinakain ng Mumu ni LOA. Mapapatay siya sa solo kill. Uy! Pero masyadong masim dito itong Queen si Crew at hindi pa ganun kakunat. And wala siyang Yule Scepter para makapag-out or ano, makaalis din talaga dito nag-link-in. Itong si Templar Assassin. Eh. Ala! Uy, set eto up? Na na-set up na. Naku, may defusal na. Plus the roar. Anong gagawin na isang Templar Assassin by Meld? Walang vision! Asan na? Oops, may Sunray. At makakapag-blink out pa. Nag-attempt pero walang dust, walang sentry. Ito, cooldown pa kasi. Yung Necrobook ni Beastmaster. So, hindi sila nagkaroon ng chance para ayan makita kung asan si Templar Assassin. Oh, pero yung pressure ng Quincy Crew dito kasi ilang towers na yan and nakikita naman natin may extra hook pa na vision para sa side dito ng Quincy Crew. Nahihirapan talaga ng early game na lumaban dito itong Astral na wala pang item itong si Alchemist. Tingin ko pagka nakauha niya ng mga item niya pwede siya magbigay ng aga ng Scepter dito.
Pero at this point, Ate Moshola may malina. Oh. Oh, may malina dito eh. Network ang pag-uusapan, Alchemist. Dapat patlo. Alchemist. Oo. Alam mo nang may malina yun, nangyayari. Ay, mali. Kailangan. Oh. Sa ina naman dito. Ang ganda na ginagawa ni Queen, no? Kanina pa siya ang likot. Oo, ang likot. Lahat ng lanes, makikita mo siya. And bawal mag-speed push. At saka si Leslaw, nasa taas lang talaga siya. Hindi niya tinatantanan yung lane na yan. Pero Paul Lawson, mabibigyan nga ba? Pero gumulong-gulong. Gumulong-gulong. At si Lanem ang nahuli. Napakabilis ng backup. Ang greedy ng ano nila. Lineup dito ng ano. Ng Aster, sobrang greedy kasi pansin mo naman na meron kang Templar na hindi rin lumamas sa gitna. Tapos meron silang Alchemist na kahit sang lane. Din. Nalugi din eh. Parang di Alchemist eh. Mm-mm. Pero tingnan natin. Pero pag ganito kasi nangyayari, pag sumasabay lang yung PL sa farming na isang Alchemist, mahihirapan mag-snowball yung Alchemist kapag late game eh. Pero siguro, with this Battle Fury, mabuboost up pa yung kanyang farming. So maybe, makikita na talaga natin aangat yung isang Alchemist ngayon. Compared kanina na walang Battle Fury, but we'll see. Ito na, unti-unti nang umaangat yung Alchemist, which is good. Pero, nandito yung setup, pero we decided just to bail out at ayan, inaanoy lang nila, nagbibigay lang sila ng strings para dito kay PL! Nang PL! Buti na lang PL decided to back off at alam niya nga papunta na din kasi yung heroes ng Team Aster. Pero Munea, your decision making ha? Tipi doon sa may gitna eh, hindi niya rin napansin na siguro may defusal na dito itong si Phantom Lancer and may Yasha na sobrang bilis ng attack speed. Queen? Kaya din wala siyang mana. Queen, hindi niya nasisipat. Uy, uy pero may arena at saka PL, makakapag-doppelganger pa ba? Hindi na at it's time to go back na. For TM Queen si Crew, pero speaking of Chempo, Paul Lawson dito with a swashbuckle out, pero Queen dito pumasok mga kaibigan, and they are able to kill Lan-M, kaso, Paul Lawson dito, nauntog-untog lang. Eto yes, naman, pero trabaho. Pain, chill lang, trabaho lang. Trabaho lang sa umaga. Bakit sa team fight kung pwede ko naman basagin dito itong top lane na walang durable defense. Pressure na pressure. Oh, wala naman din TP dito sa ano Team Aster dahil nag-TP na sila lahat sa bottom lane. Grabe naman tong Team Queen si Crew. Kung ikaw yung Team Aster, mape-pressure ka, saan ba tayo, boss? Magde-depend ba tayo sa top lane or magde-depend tayo sa bottom lane? Galit na galit din na dito itong si, ano eh, si Queen eh. Grabe yung mga rotation niya, bibigay niya ng space para kay PL, sulit pa rin. Kahit hindi siya makapag-farm, okay lang eh. Oo. Okay lang, hindi na ako magpa-farm guys. Guguloy ko lang sila. Ano, farm ka lang PL. Mapatay niya lang, makakuha lang siya ng kill, okay na eh. Parang ano na yun eh. Laging napipilay na dito, nahihinto sa pagpa-farm itong Aster. Tingnan mo naman si PL dito, Heart of Taras kagad yung kanya gustong ab. Oh! Na silence pa nga sila. Gulat-gulat lang. Gulat-gulat lang. Wala, ang bilis din kasi ng galawan ni Queen. Andun gulo, no? Ngayon, may exo sila. Pwede silang bumasag sa gitna. That, ayan, may roar din sila. Ay, pwede yata sila mag-rush eh. Beachmaster. Tapos, ano, DP. Roar. Mapapa-roar ka talaga roar, yan. Oo, oh, mapapa-roar ka talaga. Pero anong gagawin nila? Feeling ko magro-rush talaga to. Pangolier. Ito yung tatlong heroes na to. Hindi hahampas. Hindi na makakahampas to. Si Roshan. Oh, lucky shot. Puloson. Asan ang swerte? Hindi, wala pa rin damage. Kasi nandun yung illusions to tank out the damage of Roshan. At napakabilis lang ang mga besi. Kukuha na nila kagad ang Roshan. Kumida, an advantage of having the Aegis of Immortal. Pero, oh, Aster! Gusto pa lumaban! Pero, oh, those, nawala ka agad yung DP, mga kaibigan. But that's... Pero, position 5 lang yan. That's just a position 5 for Queen si Crew. And, okay lang. Sacrifice. Siguro sinadya niya ang maglakad sa harapan dito para maboss it yung smoke ng Team Aster. Yes, at tingnan natin. Back to farm na naman po etong Team Aster, hanggang kailan sila magpa-farm pa dito. So, tingin ko, mahirapan naman na umangat ulit yung Queen si Crew kapag
wala silang exo available, lalo na pag tower. Wala, ang laki ding impact ng exo dito eh. Uy! Hindi tumama yung carapace, buti na lang. Kasi kapag tumama yun, sabog ang mukha na isang void spirit. Oo, hindi pa rin namaalis yung ano, no? Lalo oh! Na ito eh. Eto, wala pa tong BKB. Ako si Madyo na atak na Aider Rebel, pero yun na nga. PL, free the bleed, egg will fall. Pero meron pa Aegis of the Immortal yung PL, mga besi was. Pero here comes the roar on the TA. Lambot. TA will fall, another Aider Rebel connects on the Nyx Assassin. And that too would be three man down. Ang ano din kasi, hindi din talaga silang makakalaban dyan. Kasi Templar Assassin wala pa ang item. And wala pa silang... wala silang BKB and itong Alchemist. Yes, mayaman siya. Pero paano siya sasabay kung mag-farm at mag-farm pa rin siya? At nakita mo naman yung ikot dito ni Queen, no? Lahat ng games pinupuntahan. Oh. Para sa mga possible it's na talaga? Pwedeng nagpa-farm sa mga neutral, no? Talagang tsaka nag-aagawan din kasi yung Templar Assassin at tsaka Alchemist sa farming eh. Meaning to say, hindi nila na ma-maximize yung mapa dahil nalugi din sila. So, sinasakop lahat ng Queen si Crew. Hindi lang silang dalawa yung naghahati. Lo, patay na naman si Mad. Mad will fall. Queen naman dito with a silence. Get and Asma stepping in with Album White. Die. Album, walang PKP. Munay naman with that stable concoction connection. Die. Ito pa, damay-damay pa. Damay-damay na super duper slow with the boars with that diffusal blade. And there's no mana left. Team Aster dito, ano ang gagawin beyond godlike na si Queen. Tatapusin na nila to eh. Tatapusin ano, na to. Makaka-farm yung Templar Assassin dyan. Kailangan nila bigyan ng space yung ano, yung Alchemist. Alke. Hindi makadikit dito itong Templar. Ubus agad yung mana niya. Plus, kailangan niya saluhin dito yung purge pa ng Necron ng Beastmaster. May exo pa. Sobrang dami nilang problema talaga. Heart of Taras na din. Yung PL. Magin ng yaman! Paano in sila Riley siya sa baba, pero sila pa yung lumamang. Ang galing. Ang galing! Alki pa nga yung ano eh, napilitang lumiali pa ako lane guys. Hindi ko kaya. Dito, di kaya. Oo. At pero least, pipilitin talaga ng team. Tinry pa rin nila. Pipilitin nila yan, may Aegis of the Immortal pa sila. Fresh! 2 minutes ago. Pero YS, walang katakot-takot mag-doppelganger. Impale, hindi naman tatama. Pero clean again. With a stand up, pero na-force out mag-Phoenix Egg. YS, ito palag na palag. Baka naman! Baka naman, pero the roar on buyback. The Mars. Pero buyback na kumitaman. Pero muna ito matakbo. Pero Aider Remnant, magkoconnect naman. Win with those execution of skills. So YS, with another doppelganger na naman. And 22 minutes in, GGE, tinawag na, tama ka nga sa prediction mo, Maring Chola. That's gonna be 2-0, malinis for Queen Sikun. Napaka one-sided game, napaka gritty ng pick ng Team nila, Aster. No? Nakita naman nila sila na yung last pick dito, nakita naman nila may Templar na sila. And then siguro, iniisip nila na yung Alchemist, yung kaya na makasabay para sa side ng, eto sa PL. Tingin ko kung nag-lash track sila, palag pa yon kasi Leshtrak isa sa kaya na makisabay para sa PL kahit mag late game or kaya nila na makapag-push na isang mabilisan na objective and may setup naman din sila dito eh, di ba? Pero wala, mas pinili pa rin nila na mas maging greedy at hindi nila kaya sabayan na sobrang yaman din ng PL at big factor talaga dito itong si Queen, sobrang ganda ng mga rotation niya at nabigyan niya talaga ng space itong si PL na makapag-farm. Yes! Pretty one-sided, Queen si Crew, congratulations for claiming 2-0 up against Team Aster, kailangan nila yan to stay on top at para mapunta sila sa upper bracket ng playoffs which will be played tomorrow, mga kaibigan. So, that would be ang series namin ni Shola for this day at magkita-kita tayo ulit bukas sa playoffs, mga kaibigan. So, kami magpapaalam na at see you. Follow nyo yung social media namin, yes. Guys. Facebook, nag-livestream ako doon. Sholay, Instagram at YouTube at TikTok ko po. Sholay, maraming salamat po. Bye-bye!